Kamusta mga kamaster at maligayang pagbabalik na naman dito sa aking YouTube channel. Sa maikling video na ito ay pag-uusapan natin ang isang religious group na sumasamba sa mga hayop o itinuturing ang mga ito bilang mga banal. At syempre magbibigay tayo ng ilang halimbawa kung anong mga hayop ba ang kanilang sinasamba. Pero bago yan, kung gusto nyo ng mga ganitong topic ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at i-hit nyo na din ang bell icon nang sa ganon ay isa kayo sa mga unang makakapanood tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin. Ang pagsamba sa mga hayop o tinatawag ding zulatri ay isang ritual na karaniwang kinasasangkutan ng mga hayop. Dito naniniwala ang ilan na maaaring ang kanilang kinikilalang Diyos ay maaaring maganyong hayop. Katulad ng mga paniniwala ng mga taga-Ehipto, sa India, karaniwang matatagpuan din ang ganitong klaseng paniniwala. Sa katunayan, may ginawa na akong video dati na pumapatungkol din sa pagiging sagrado umano ng mga hayop na ito. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang anim sa mga ito at kung bakit nila ito sinasamba. Ang una ay ang baboy. Sa sinaunang Egypt, ang mga baboy ay itinuturing na sagrado sa mata ng kanilang mga Diyos. Ang isa sa kanilang mga Diyos umano ay may pangalang Mokus na lumilitaw o nagpapakita bilang isang baboy. Ito rin ang mga paniniwala noon ng mga Celtic tribe. Kinikilala nila si Mokus bilang isang tagapagtanggol na mga ngaso at mandirigma. Pero kahit na naniniwala sila na ang mga baboy ay sagrado, kinakatay din nila ang mga ito para ihandog sa kanilang Diyosa na may pangalang Demeter. Si Demeter ay kumakatawan sa butil, pagka mayabong at kadalisayan. Pero ayon naman sa Chinese Zodiac, ang mga baboy ay isa sa mga pinakamapapalad na uri ng mga hayop sa mundo. Kahit sa modernong panahon, kinikilala pa rin si Mokus ng ilang mga grupo ng mga Wiccan at Celtic polytheist. Ito ay isa sa mga pangunahing templo ng Diyos nila na sinasamba naman ng mga miyembro ng The Shrine of Irish Oak. Ang pangalawa ay ang baka. Ang baka naman ay pinaniniwalaan bilang isang sagradong simbolo ng buhay na dapat protektahan at iginagalang. Ito naman ang paniniwala ng mga Hindu. Ayon sa kanila, ang mga baka lalo na mga kulay puti ay may kaugnayan sa isang diyosa na may pangalang Aditi. Si Aditi ay kinikilala nila bilang ina ng lahat ng mga diyos. Kaya naman lahat ng mga baka doon kapag nakikita nila ay inaalayan nila ng mga bulaklak at madalas ding binibihisan tanda ng kanilang paggalang at pananampalataya. Karamihan sa mga tao doon ay naniniwala na ang pagpatay sa mga baka, lalo na kung kakainin, ay itinuturing na kalapastanganan. Mayroon ding araw ng kapistahan ng mga baka doon. Ito ay ang tinatawag na matupongal. Ginaganap ito para pasalamatan ng mga magsasaka ang mga baka dahil sa malaking ambag nila sa kanilang mga lupain. Dahil sa ginagawa nilang hindi pagpatay ng mga baka doon at dahil na rin sa kanilang kakaibang paniniwala ay naitala ng animal husbandry na mayroon ng 44,900,000 na mga baka na nabubuhay doon. Dahil sa dami ng bilang nila, karamihan na sa mga abandonadong lugar at ilang mga pampublikong lugar ay pinamamahayan na ng mga baka. Ang pangatlo naman ay ang elepante. Sa Thailand naman, naniniwala ang mga tao doon na ang isang puting elepante ay naglalaman ng kaluluwa ng isang patay na tao. Pero sa India, ang Diyos na may pangalang Ganesha ay may ulo na kagaya ng isang elepante. Sa pagdiriwang na tinatawag na Alunam, ang mga babaeng walang asawa ay sumasamba sa mga elepante sa pamamagitan ng pagsayaw at pagkanta ng mga musika. Sa ilang mga kultura ng mga figurine ng elepante ay ginagamit upang ipakita ang kahalagahan sa kanila. Sa kultura naman ng mga Sumatran, ang mga estatwa ng elepante ay itinatayo bilang simbolo o mga upuan ng mga kaluluwa. Bilang ang elepante ay may hawak na isang espesyal na lugar sa kultura at tradisyon ng Hindu, mayroong mga templo sa Timog India na nagsasanay sa mga elepante para sumamba sa isang templo. Sinasabing lahat ng mga turista dito ay hindi pinapalagpas ang pagkakataon para mapanood ang mga elepante na sumasamba sa isang templo. Dito rin ang mga elepante ay isang bahagi ng Hindu ethos at ng kultura. Sa mga sinaunang panahon, ginamit ito bilang isang instrumento ng digmaan. Ang pangapat ay ang aso. Sa Nepal at sa ilang mga bahagi ng India, ang mga aso ay nagdadala ng isang kahalagahan sa relihiyon. Ang mga aso ay sinasamba sa limang araw nilang pagdiriwang ng kanilang kapistahan na tinatawag na Toihar Festival. Sa Hinduismo naman, ang mga aso ay itinuturing bilang isang God's messenger. Naniniwala din sila na ang mga aso ay siyang tagapagbantay sa pintuan ng langit.
Kapag sumasapit sa Nepal ang 14 na araw ng Nobyembre, ay ipinagdiriwang nila ang para sa kanila ay isang espesyal na araw para sa mga aso. Ito ay ang tinatawag nila na Kukurtoyhar Festival na nangangahulugang araw ng mga aso. Sa araw na ito, ang mga aso ay sinasamba, inaayusan at minsan ay binibihisan. Ang panglima ay ang Ahas. Sa Karnataka, India, ang mga bathala doon ay sinasamba. Ang pagsamba naman sa mga ahas ay naroroon sa maraming lumang kultura at tradisyon, lalo na sa kulturang Hindu. Si Lord Shiva ay nagsusuot ng isang nag o Indian cobra sa kanyang leeg bilang isang dekorasyon. Ang kobra ay ang pinakabanal na ahas sa buong India. Mayroong isang espesyal na pagdiriwang sa mga ahas na tinatawag na Nagpankami, kung saan ang lahat ng mga tao ay kailangang sumamba sa mga ahas. Ito ay isang pagdiriwang na ginagawa sa buong India. Nag-aalok ang mga tao ng panalangin, gatas at pagsamba sa mga ahas. Pero hindi lamang sa India mayroon ang ganitong paniniwala. Maging sa iba pang mga bahagi ng Amerika noon ay sumasamba rin sa mga ahas. Maging ang mga taga-Ehipto na alam naman natin karamihan talaga sa kanilang mga Diyos ay mga hayop. Sila rin ay sumasamba sa mga ahas. Naniniwala sila na ang ahas ay siyang nagbibigay ng hangin at sila rin ang dahilan ng mga malalakas na bagyo. At ang panganim ay ang tigre o tiger. Ayon naman sa mitolohiyang Chino at mga kultura nito, ang tigre ay kabilang sa 12 zodiac animals. Ang Chinese art at martial arts ay isinasaalang-alang ang tigre bilang isang simbolo ng lupa. Para naman sa kultura ng Silangang Asya, ang tigre naman ay isang simbolo ng pagkahari, walang takot at galit. Sa China, mayroong isang lugar na may pangalang Kunming. Ito ay isang pangunahing atraksyon sa mga turista para sa pagsamba sa mga tigre. Sa Hinduismo naman, ang tigre ay nauugnay sa Diyos ng mga Hindu na sina Shiva at Durga. Sa Nepal, ang isang Tiger Festival ay ipinagdiriwang at ito ay tinatawag na Bagh Jatra. Sa maraming bahagi naman ng Vietnam, mayroong isang tiger temple sa bawat nayon. Ang mga tigre ay palaging hinahangaan para sa kanilang lakas at kabangisan. Sa lugar na ito, madaling makita ng isang tao ang mga estatwa ng mga tigre sa pasukan ng mga templo at mga palasyo. Ito ay pinaniniwalaan na pinipigilan nila ang mga masasamang espiritu mula sa pagpasok sa mga lugar na iyon. At yan nga po ang ilan lang sa mga napakadaming sinasamba at pinaniniwalaan ng iba bilang mga sagrado. Muli po, kung nagustuhan nyo ang video ay pindot naman ang subscribe button kasama na ang bell icon. At nga pala, bago tayo magtapos ay shoutout muna sa mga solid kamaster natin dyan na patuloy na sinosuportahan ang ating munting channel. Salamat at shoutout po sa inyo. At tayo na nga hanggang dito na lang. Marami pong salamat at biyag!